February 8, merong desisyon ang Korte Suprema, which is very important to the protection of our youth, our women. At ang sabi dito yung mga incestuous fathers have no place in Philippine society. This is a case where yung tatay mismo raped her daughter multiple times, no? And ang sabi dito ng ating Korte Suprema, hindi katanggap-tanggap ang mga ganitong aksyon dito sa ating bansa. And kulang na lang tawagin demonyo ang tatay na ito. At because the daughter was minor at the time of the commission of the rape, ito ay ginawang qualified rape at ito ay binigyan ng reclusion perpetua. Ang important message dito yung mga nangyayari sa ating paligid where incest is being committed has no place in our Philippine society.